Hello po guys. So, ginawa ko po itong bali episode 3. Hashtag hepta. Kasi nga po, ito po, kaya ko po ito nilagyan ng hashtag na speedy. Kasi brutal po ito eh, parang patayan po ito eh, parang karumal-dumal eh. Pero biblically stories din po ito. Meron din po itong life coach motivation. So, paigsiin ko lang po yung kwento. Kukunin lang po natin yung context, yung essence, yung buod talaga, yung pinaka-importance nung stories na to. Kasi nangyari po to eh sa Old Testament eh. Tapos, kinumpara ko po, minabasa din po ako sa New Testament, mag-asawa naman po. Unahin po natin itong si Hepta. Nung panahon po na yun, nasa Judges 11 po to ng Old Testament. Kasi kaya ko po ito ginawang naisipang gawing content, guys. Kasi may life lesson po eh. May life lesson po talaga. Magbubus din po ito ng pagtitiwala natin sa Holy Scripture. Tsaka yung pagmamahal at faith natin sa ating Panginoon. Kasi nandito na po tayo sa last generation eh. Mag-ipon na po tayo ng mga magpapatibay ng spirit natin. Kasi yung importante po, yung nasa loob ng katawan natin eh, hindi po importante itong katawan na to, yung nasa loob po, yung pinamamahayan talaga ng spirit ng ating Creator. So guys, balik tayo dun sa content ko. Bali, ito pong si Hepta, para po siyang pinagkaisahan lang na piliin na parang magiging mamumuno siya. Para po siyang pinagbutohan ng mga hari ng Israel. Kasi ang Israel po nun, marami pong lumulusob na mga iba-ibang lugar. Yung mga hari po ng Ammonites, nilulusob po nila yung... Basta mga nung panahon po kasi nung Old Testament, hierarchy nga po yan eh. Parang matirang matibay eh. So ito pong si Hepta, ano po, pinagkaisahan po nila na siya yung mamuno, sa din yung maging hari sa paglusob sa mga kumakalaban sa Israel. Yung pong lalaking to, hindi po siya ganun kaano, para po siyang mandarambong. Yun po yung pagkakadescribe sa pagkatao niya. Pero malapit po siya sa Panginoon. Isa po din siyang taong Diyos. Maka-Diyos din po siya. Tapos bago po siya lumaban sa isang digmaan, kasi marami nga pong lumulusob sa Israel eh, noong mga panahon na yun eh. Kasi nga po, ang Old Testament ay tungkol sa mga hari-hari, sa mga pamumuno, mga pasa-pasa ng kaharian, ng mga pamumuno, mga anak-anak, mga lahi-lahi. Yan po yung kwento ng Old Testament. So ito pong si Hepta, bago po siya lumaban sa parang gera, ganun, labanan, eh hiniling niya po sa Panginoon na nalangin po siya na sundan niyo pa po guys ha, tapusin po natin. Maiksi lang po to, sa summarize ko lang po, God bless us all po, to God be the glory po.